Hello, fellow adventurers! Nandito na naman po tayo sa panibagong adventure. Tayo po ay gagawa ng DIY swimsuit. Yes! So, our goal for today is to make a swimsuit for our FR doll. Yes po! So, it seems that my doll here, Divine Luminous, just finished with her workout. See? Nahirapan po siya mag-workout with those heels. And I was planning to make a nice swimsuit for her with this cloth. Yes. Kasi maganda po yung cloth na to. I really like the tiger stripes. Uh-huh. So, I'm thinking that if we're going to make a nice swimsuit using this cloth, she will really look very attractive. Yes. So, luckily for us, meron pa po akong telang natira. So, come with me. Let's try to make our own DIY swimsuit. Let's go! So, here we have, this is the pattern for our bra. Okay, the cup size. If you look at this, this is how it's going to look like. So, as you can see, I'm sewing it by hand. I'm not using the sewing machine again. So, ganyan po siya. Ganyan siya, yes. And then, after sewing, I will just make some adjustments. And it will look like this. Apo. So, ayan na po yung kanyang cup. Apo. Now, if you want to make it look elegant, I suggest you need a lining. Kasi ganyan po itsura niya, oh. It doesn't look nice. Yes. So, you can make a lining of it. So that it will look much better. Yes. So, like that. And then we're going to place the strap later on. Okay, once we have the lining done. Okay? So, there. So, we're making the bra of our doll. So, ayan po. Nakagawa na po tayo ng lining. Diba? So, lagyan na natin yung strap. Okay? So, ito po, tapos na po natin yung kanyang bra. So, ang gagawin na lang po natin yung strap ng bra. So, ang inisip ko po, gawan siya na parang drama yung strap. So, maganda yung design. So, pwede siyang maging bathing suit. So, ganyan po. Gagawan ko na lang po siya ng X. Now, pag nakita nyo po sa likod, ganyan po. Ina-adjust ko lang para makuha natin yung desired length. Opo. Kasi di pa po tayo expert sa paggawa. So, mano-mano lang po muna. Pero okay naman siya kung titingnan ninyo. Oh, sexy na siya. Di ba? So, okay naman. Di ba? So, tahiin na natin. So, ito po yung sketch, rough sketch ng underwear, okay, ng panty po. So, ganyan po siya. So, siya na yung front, tapos para sa backside, finold ko lang. Total, may opening naman doon. So, ito po, tapos na po nating tie-in yung pattern ng underwear natin, ng panty ng doll. So, ganyan na lang po ang ginawa ko kasi makapal yung tela. Problema lang natin dito ay yung sa baba. So, kailangan nyo talaga i-measure mabuti kung gaano ka-high cut yung magiging underwear niya. So, ganyan po. So, ganyan. Yung sa likod, lalagyan na lang natin ng Velcro para madali lang siya matanggal. So, nakita nyo, hindi ko pa po natahi yung leg hole niya. So, tatahiin na natin yan para malinis siya tingnan. Okay, so yan po siya. Actually, mahirap po siyang gawin kasi dapat pulido. Tingnan nyo, tahing kamay lang po siya. So, tahing kamay lang. And then, ang gagamitin ko lang ay Velcro para madali lang siyang i-close. Okay, so yun po. So, ayan na po yung panty ng ating doll. Opo. So, ngayon, ang gagawin na lang natin yung bra.
Oo, yung upper part. Aha. Ng kanyang intimate apparel, 'di ba? So hopefully maganda po siya tingnan. So here it is. We just finished making bathing suit. So as you can see, the bra, okay, we were able to make it somehow. And then the strap is an X. She's like a native jungle girl. Yeah, a very beautiful native jungle girl. So that is her bathing suit. So at the back, we tried our best to make it clean as it gets. Yes. So once again, for the fashion royalty doll, her chest is rather larger than that of other 1/6 scale doll. Yes. So that's it.